greet everyone, lahat ng nanonood, especially yung mga ating mga kasama sa DXN family. Even nasa COVID tayo, nasa pandemic tayo, sabi nga natin, we are still hopeful na things will get better. And of course, with our products sa DXN, we can look forward na magkaroon tayo ng maganda pa rin quality ng buhay, even we are under this pandemic. Marami po tayong products na pwede makakatulong sa atin. Nowadays, they are speaking of yung mga comorbidities, yan daw yung mga nagpapalala ng ating mga sakit, immune system, and now marami ding mga problema about the vaccine. So probably, itong topic natin with Roselle would be an additional arsenal sa ating knowledge to heighten, pagandahin, palakasin yung ating immune system, improve our physical well-being, at magkaroon tayo ng additional protection against this pandemic. So again, I thank you for the opportunity to be able to share with you. It's always a privilege to be with you. Okay? Tuloy-tuloy na ba tayo? Diretso na tayo? Okay. So I was given the task. Good morning, everyone. So I was given the task about Roselle. So ang title daw ay ano ang sekreto ni Roselle? Well, actually, alam nyo po, hindi ko alam na may sekreto si Roselle. Kasi when I started with DXN year 2000, ang alam ko lang ay si Roselle ay vitamin C. But nowadays, nung binigay nila sa akin itong topic na to, and I dig deeper about sa mga attributes, sa mga yung nilalaman ng Roselle at saka yung mga potential nito, I found out na there is more sa Roselle than being used as vitamin C. So ano bang sikreto ni Roselle? So let's move on. Yan. This is just a picture of yung Roselle. Ang tawag sa kanya, scientific name niya is Hibiscus sadrafa. Yan. Siya po ay isang flowering plant. Yan. So kung titingnan natin ang historical background po ng Roselle, ang tawag sa kanya is red sorrel, or in short, Roselle. Ang kanyang family, yung kanyang kumbaga sa nomenclature, yung pagpapangalan sa mga halaman, ay nasa family siya ng Malvaceae na family ng halaman. Ang Malvaceae family sa halaman, this includes your cotton, ayan, Malvaceae yan. Okra kasama sa Malvaceae yan. So ang mga Malvaceae ay flowering plants. So ang Roselle is part of the Malvaceae family. At ang maganda sa Roselle, very rich siya sa organic acids, kasama dyan ng citric acid, malic acid, tartaric acid, and alloxyhydroxycitric acid. Well, yung malic acid po is very, very important kasi lalong-lalo na may mga bato-bato sa kidneys, bato-bato sa gallbladder. Your malic acid is very good in softening mga stones ng gallbladder at saka ng kidney. So maganda po yan dahil meron pala tayo niyan sa Roselle. Yung Roselle din po is known to have beta-carotene, to have vitamin C, proteins, and sugar. At maganda po sa Roselle, marami pong gamit yung kanyang mga parte ng halaman, yung leaves. Pero yung ginagamit po natin ay yung bulaklak o yung calyx. So kung titingnan po natin, marami talagang potential na gamit ang Roselle. Way back then, ginagamit po siya sa pang mga problema sa puso, ginagamit din siya sa pang alis ng bulate, at even nowadays, or even during those days, isa sa mga gamit sa Roselle ay obesity management. So, titingnan natin lahat yan. So, tingnan natin muna yung background at history ng Roselle. So, ito po yung ating Hibiscus sadrafa. Sabi po dito sa mga researches, mostly makikita siya sa India, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Thailand, even in the Philippines. So ibig sabihin, pwede pala tayo magtanim ng Roselle dito. Vietnam, Sudan, Egypt, and Mexico. Pero huwag na tayo mag-attempt ng magtanim ng Roselle. Kuha na lang tayo sa DXN. Di ba mas practical yon? So ang sabi naman ng ibang mga researches, sabi niya mainly daw ang producer ng Roselle ay Egypt, Sudan, Mexico, Thailand, and China. So ang kagandahan po dito, may mga variety ang Roselle na hindi naman ginagamit for medical purposes, pero yung fiber niya ang ginagamit. So ang origin ng Roselle, ito ay isang malaking argument kasi iba-ibang scholars sinasabi na ito daw ay galing sa West Africa.
Pero ang mga opinion, ito ay galing sa India at saka Saudi Arabia. Well, anywhere, kung saan man siya nag-originate, ang maganda dito po is marami tayong benefits na makukuha sa Roselle. So, dalawang variety po yan, yung hibiscus altissima at saka yung hibiscus subdarifa. So, yung altissima po is known for its fiber, so hindi yan ginagamit masyado sa mga medical, medicinal or medical situations. Ang ginagamit po mostly ay yung hibiscus sadarifa or what we know as Roselle. Okay? Yan. So ano po ba ang laman ng Roselle? So mainly ang ginagamit po natin dyan ay yung calyx. At yung pinakamagamit po na Roselle ay usually yung dark red o yung tinatawag na maraming very rich in anthocyanins. Kung maalala nyo, anthocyanins are also found in grapes. Kaya kung titingnan natin, hindi lang pala vitamin C meron ng Roselle. Kung meron, anong meron yung grapes, mukhang meron din tayo sa Roselle. At marami din siyang amino acids, beta-carotene, and vitamin C of course. At ito po maganda dito. Ang Roselle contains also flavonoids and anthocyanidins. So ibig sabihin, maganda siya as antioxidants. May triterpenoids din siya and steroids. So importante ito kasi anti-inflammatory siya. Nowadays, isa sa mga crucial na treatment sa COVID is anti-inflammatory. And meron siyang alkaloids. Kung titingnan po natin, ito yung mga composition ng Roselle based sa kanyang mga parts. Yung calyces, ito po yung sa may pinakabulaklak, then yung seeds at saka sa leaves. Kung titingnan po natin, kaya ang Roselle is well known for its vitamin C content, yun pong, may pointer ba ito? Yan. Nakikita ba nila yan? Yan, makikita nyo sa calyces, ewan ko nakikita nyo sa pointer, yung vitamin C, pinakamataas po siya doon sa calyces, yung sa bulaklak. Kaya po, isa sa mga naging point of promotion natin before with Roselle is it's very rich in vitamin C, which is true. Pero hindi lang po vitamin C ang laman niya. Ibig sabihin, maraming pang laman ang Roselle. So ano yung mga benefits po ng Roselle? Well, nung unang panahon, it is used as a tinataglang folklore medicine. Yung mga gamot ba na baryo, gamot ng baryo. So pagka hindi ka maihi, binibigay nila ang Roselle. Para doon sa mga binabalis sa usaw, yung mga nagpuputok-putok ang mga paa, may mga sugat. So ginagamit nila ang Roselle, yung halaman, yung pinaka-flower, ina-apply nila sa mga sugat. Maganda rin siya for sore throat. Okay? Ginagamit din siya as pangpurga, ginagamit din siya as parang antibiotic. At meron tinatawag din siyang sedative properties. Ibig sabihin, nakakakalma din siya. So ibig sabihin, marami palang gamit si Roselle way back then. Ay, hindi lang po para sa vitamin C. Now, ang maganda po dito, may mga researchers po na nagpakita ng mga specific na nakita nilang beneficyo sa Roselle. Siguro iba matutuwa dito kasi may research na nagsasabi na meron siyang hypo-lipidemic effects. Ano ba yung hypo-lipidemic effects? Pagka sinabi mong lipids, you speak of cholesterol. Diba? So itong study daw na to, nakita nila 2 capsules of Roselle, yung 1 gram extract, given 3 times a day, that's around 3 grams a day, can actually lower down your serum cholesterol. So ibig sabihin, doon sa mga matataas ang cholesterol, hindi lang pala vitamin C si Roselle. Nakakatulong siyang makapagpababa ng cholesterol. At ang maganda po dito, may mga studies, maski doon sa merong mga metabolic syndrome, yung pong metabolic syndrome, mataas na ang sugar mo, mataas pa cholesterol mo, at saka mataas pa ang bad cholesterol mo. So ito pong nakita nila sa studies na ito, natutulungan lahat ni Roselle yan in terms of lowering down o pagpababa ng cholesterol levels. So this is good news sa mga may mataas ang cholesterol na umiinom ng mga supplement, you can add Roselle to your regimen. Kung gusto niyo matulungan bumaba ang cholesterol, ano pa? Oops, meron siya maganda pang effect. It has blood pressure lowering effect. So alam niyo po, malaking bagay ito, no? Kasi isa sa mga issues ngayon, pag tinawagan ka ng COVID, mas malaki ang chance mo na lumala kung meron kang comorbidity. Ano yung mga comorbidities na yan?
Kung may high blood ka, dagdag risk yan. Kung mataas ang cholesterol mo, dagdag ang risk yan. Kung meron kang diabetes, dagdag din ang risk yan. Bakit? Kasi may mga epekto si COVID na tumatama sa puso natin at saka sa dugo at saka sa ugat. So ang maganda kay Roselle, meron siyang effect sa blood pressure natin. So nakita dito, ang effect niya is just like captopril. Ibig sabihin, natutulungan niyang bumuka yung ugat para bumaba yung ating blood pressure. So kung titingnan po natin, pagka regular ka umiinom ng Roselle, there is a good chance na matutulungan niya yung gamot mo for high blood na mas maging effective sa iyo. Kasi makita nila sa mga research, merong effect ang Roselle sa pagpababa ng systolic at saka diastolic blood pressure. So again, this is another insight na akala natin vitamin C lang si Roselle, pero may effect pala siya sa cholesterol, ngayon may effect pa siya sa blood pressure. Ano pa? Yan, anti-diabetic. Importante rin yan kasi isa sa mga comorbidity na kinakatakutan natin when you have COVID is yung diabetes. Kasi pag diabetic ka, mahina immune system mo, mahina ang katawan mo, madali ka magkasakit. So ito may mga studies po in Roselle na yung mga may type 2 diabetics, na ito yung minodelo nila sa mga rats, nakita nila na gumaganda ang resulta kapag ka gumagamit ng Roselle. Meron siyang pangpababa ng ating blood sugar. So ang kagandahan po dito, isa pang nakita nila, itong yan, intestinal alpha glycosidase at saka pancreatic alpha amylase. Itong nakakatulong makadigest ng complex carbohydrates. Kaya siya malaking role niya sa tinatag na postprandial hyperglycemia, yung pagtaas ng sugar after kumain. So anong ginagawa ni Roselle? Ang nakita nila, si Roselle po, meron siyang inhibitory effect ng pancreatic alpha amylase at saka intestinal alpha glucosidase at saka pancreatic amylase activity. So ibig sabihin, pagka kayo po ay kumakain ng Roselle, kahit na kumain ka, yung kinain mo, hindi lahat totodo ang angat ng iyong blood sugar. So nakakatulong siya na makapagpababa ng ating blood sugar. Meron pong sinabi dito sa study, ang anti-insulin resistant properties ng Roselle nakakatulong mag-reduce ng hyperglycemia. Ibig sabihin ng hyperglycemia, mataas na blood sugar. So kung titingnan po natin, meron siyang anti-diabetic activity. So again, this is another good news, another insight na si Roselle hindi lang vitamin C, maganda effect niya sa cholesterol, maganda effect niya sa blood pressure, at nakakapagpababa pa siya ng ating blood sugar. Ano pa? Meron siyang anti-helmintic at saka antimicrobial effects. Pag sinabi mo anti-helmintics po, ito po ay para sa pampupurga. So nakita nila, meron siyang effect para magpurga, lalong-lalo na yung cystosoma. Ito po yung mga cystosoma, ito po ay parasite sa ating atay. So natutulungan masupress siya ng ating Roselle. Streptococcus mutans, alam niyo po ba ang kagandahan nito? Ibig sabihin po, pagka naka-Roselle ka at nababawasan ng streptococcus mutans, nababawasan po ang bad breath kasi ang streptococcus mutans po, yan yung bacteria sa ating bibig na nagkakos ng dental caries, yung mga bulok ng ngipin. So ibig sabihin, even si Roselle, maganda rin sa ating oral hygiene. At maganda rin po siya panglaban sa iba pang mga bacteria. So ibig sabihin po, when we take in Roselle, nakakatulong po ito na magpalakas para labanan ng ating katawan ang mga iba't ibang infeksyon sa bakterya, sa fungus, at saka sa mga parasites. Ano pang meron si Roselle? Antioxidant. So alam niyo naman yung antioxidant, ito ay napaka sikat na term. Ano? Pag sinabi kasing antioxidant, ay yung mga free radicals, ito yung mga nakakasira sa ating cells. Ay yung tinatawag natin may mga premature cell damages at saka yung aging natin. So kung tayo ay may antioxidant, pinipigilan niyang masira yung cells natin prematurely na hina-expose sa mga free radicals. Ngayon, sa bagay, siguro ang tao hindi masyado na-expose dahil nakakulong sa bahay.
hindi nakakalabas, ano? But then again, marami pa rin mga free radicals na pwede ka makuha sa bahay. Bakit? Eh, yung mga exposure natin sa mga blue light ng ating ano, mga computer, ng ating mga LED, at saka yung init ng araw, kasama pa rin dyan yung sobrang taas ng mga ng UV light. Ayan po yung mga source ng free radicals natin. At saka nangyari yung iba dahil hindi nakakalabas, karamihan ng kinakain ay puro preserve, puro processed. So mga chemically laced products. So ang nangyari, we eat more of chemicals, which meron ding mga free radicals. So ano ang gandaan po niyan? Pag marami kang antioxidant sa iyong katawan, it prevents yung mga damages caused by these free radicals. So kasama dyan yung anthocyanin natin, which is your antioxidants in your grapes. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan bumili ng grapes na mahal. Mag-Roselle ka na lang na candy or Roselle juice because very rich din yan in anthocyanins, which is a very effective antioxidant. O kaya ayaw mo nang huwag ka na mag-red wine. Di ba? Kasi yun din ang hinahabol mo sa red wine, yung galing sa grape na in-extract o piniga na grapes na merong antioxidant, pwedeng si Roselle na. Okay? So ang kaganda po dyan, pati mga flavonoids natin, mga polyphenols natin na nakukuha mo sa mga green tea, at sa mga iba pang mga herbs na napakaganda, yung mga tinatawag nating mga berries, mga acai berries, may mga polyphenols siya, may mga flavonoids, may anthocyanin siya, meron din po si Roselle niyan. So yun ang kagandahan po ng sekreto ni Roselle. Hindi lang siya pala vitamin C, marami siyang naitutulong sa ating katawan. And as an antioxidant, ang dabi niya, may polyphenols, may flavonoids, may anthocyanins, napakaganda po siyang protection sa ating cells from premature damage. And of course, if your cells are protected from premature cell damage, it also reduces or delays the aging process. Yan, yung ayaw magmukhang matanda kagad, tandaan nyo si Roselle. Huwag nyo kalimutan si Roselle, okay? So ano pa yung mga ibang pharmacological effects niya? Ito siguro, although maraming malunggay sa Pilipinas, ano, they found out na ang Roselle ay merong lactogenic activity. Ano ba yung lactogenic? Ibig sabihin, pampadami ng gatas doon sa mga mothers na lactating. Kaya kung yung mga nanay dyan, yung mga bagong panganak na nagpapasuso ng kanilang mga anak, maganda rin pong pampadami ng gatas ang Roselle. Kung sawa na kayo sa malunggay, at lahat kayo nakamalunggay, lahat ng pagkain mo may malunggay, pwede ka rin mag-Roselle because Roselle is found to have good lactogenic activities. Ayan, so nagaganda po yung lactation, pag-produce ng gatas ng isang ina. Then of course, yung ibang mga effect niya, nabanggit na natin kanina, it helps absorb yung dietary carbohydrates which assists in weight loss. Ibig sabihin, pag kumain ka, bukod sa hindi tataas kagad yung postprandial blood sugar mo, yung sugar after eating, since nabablock na ibang enzymes para ma-digest yung sugar, so nakakatulong siya na hindi maging cause o additional calories yung ibang carbohydrates na kinain mo. Ang resulta po niya, nakakatulong siya mag-assist ng weight loss. So, meron siyang tinatag na anti-obesity. Di ba? So, nakakatulong din. Hindi lang pala yung sa mga antioxidant na yan. Hindi lang pala sa cholesterol. Hindi lang pala sa blood pressure. Yung medyo gustong magbawas ng timbang, lalong-lalo na sa panahon ngayon, yung nakakulong sa bahay, walang exercise. Well, this is good news because partly si Roselle po somehow reduces o binabawasan niya yung absorption ng dietary carbohydrates natin. Of course, syempre, we should put it into a minimum. Baka naman sa'yo, ay, magro-Roselle na lang ako, kakain ako ng maraming ice cream. Baka humatalo si Roselle. So, lagay po natin sa tamang pananaw at tamang perspective. But ang good news po dito, Roselle has anti-obesity properties. At ito pong kagandahan kay Roselle, it is anti-inflammatory. Ito po ay isa sa mga highlights ng treatment ng COVID ngayon, mga anti-inflammatory. So maganda po yan kasi yung inflammatory reaction ng katawan natin,
yan po yung nagkakos ng mga side effects ng COVID. So it's good to know that your Roselle has anti-inflammatory effect. And dahil mataas siya sa mga anthocyanins, mga antioxidants, meron din siyang anti-cancer benefit. So yan po yung ibang mga pharmacological benefits ng Roselle. So sa atin po sa DXN, we have two preparations. Meron tayong yung Roselle liquid. Ito pa is sweetened, which is good sa mga bata kung ayaw nila yung candy. But we also have your Roselle candy, which you can chew or pwede nyo rin inumin directly. Ang ating candy po contains 300 milligrams of Roselle. So on the average, you can take yung mga nagme-maintain lang, you can take around 3 to 4 tablets a day. Yung medyo mataas ang cholesterol at mataas ang triglycerides, you can take as much as 6 to 8 tablets a day. Yan. So yan po yung ating Roselle, yung chewable. Maganda rin po siya sa ating ngipin kasi po sabi nga yung bacteria na nagkakos ng tooth decay, nalalabanan din po ni Roselle and is very good for our immune system. So in all, kung tinan po natin, si Roselle po ay hindi hanggang vitamin C lang. Ang sikreto ni Roselle, marami po siyang benepisyo na maibibigay sa ating katawan hanggang sa pagpapababa ng iyong cholesterol, pagpapababa ng iyong blood pressure, pagbaba ng iyong blood sugar, hanggang sa pagtulong ng pag-reduce, pagbaba ng ating timbang, pagbawas ng pagkabulok ng ating ngipin. So kung titingnan po natin, we can use Roselle as another part of our arsenal para i-promote yung ating physical well-being. So kung may iniinom kayong mga supplements ngayon at medyo nagdadalawang isip kayong gumamit ng Roselle, well, I hope ito pong mga additional knowledge, itong sekreto ng Roselle, nakatulong po sa inyo para ma-encourage kayo na gamitin sa Roselle. So again, ito po yung sekreto ng Roselle which I am presenting to you and it's my privilege to be part of the DXN family. So salamat po ng marami and good morning to everybody. I hope meron kayong natutunan. Ayan, thank you so much, Dr. Danilo Sabitan. Grabe, napakabilis pero informative yung naging presentation nito. And nakaka-amaze, Dok, hi, na hindi lang pala talaga yung vitamin C itong virus. Ang dami pala niyang ibang sikreto. At nakakatuwa, no, na pwede rin pala siya, nakakapag-assist pala siya ng weight loss. So, yes. Nadamihan ko ba, Doc? Damihan mo na bawasan. Damihan ng Roselle, bawasan ng kain. Hindi naman pwede for on Roselle lang, Doc. Hindi naman pwede for on Roselle. Thank you, Doc. Thank you. Ang dami natin. Ayan, no, sabi ni Sir Stock Sabeliano, salamat, Dr. Danilo. Thank you, Daniel. Okay. From DXN ulit. Ayan, salamat, Doc. Ayan, lahat kami talaga, Doc, nagpapasalamat kasi nireveal mo ano pa, yung karamihan pa na magagandang na i-contribute nitong Roselle sa ating katawan. Total package pala talaga. So from our comment section, ayan, galing sa tungkol po kanina, mag-accommodate po ang ating guest Doc for today para sa inyong mga questions related dito sa Roselle. Kung meron kayong katanungan or meron kayong consultation. Puro pagpapasalamat doon ang kanilang labang. And sa ating mga viewers, so one thing nice with this live stream natin, pwede niyo siyang i-share, pwede panoorin yung replay. Kung hindi man napanood ito ngayon, hindi mga love lines, pwede niyo napanood ito. Just share this video. Puro pasasalamat to, parang wala, sabi nga dito, tested na raw talaga itong Roselle. And proven, ayan, sa aming pamilya, sabi Ms. Maribel. Ano ka ulit, Doc, yung ano itong scientific name? Come again. Ano ka ulit yung scientific? Hibiscus sadrafa. Hibiscus sadrafa. At kapamilya pala niya yung okra. May kulang na balik. Tama daw, di ba? Kapamilya niya yung okra. Ayan, meron ba dito yung question? Nabulgar na daw ang sikreto ni Roselle. Nabulgar na. Yes, Sir Ray Morales.
Wala na ba itatawag si Rossel? Ayan kay Miss Marjorie Paraino, thank you sa bagong info about Rossel. Juice and tablet. Ano mo kasi ng question? Napaka-clear kasi yung explanation nito. Tested and proven. Kung meron pa kayong gusto ng products na gusto yung paribil yung sikreto, comment below. Sikreto ni Ayan. Para sa sabato na doktor, huwag yung sikreto po. Ano, hindi naman ako supplement. Ito. Well, yung sa diabetes po, ano, I would suggest kung diabetic yung inyong client, wag yung juice ang ibigay nyo kasi may sugar yung juice eh. Sweetened yun eh. Yun pong tablet ng Roselle. Yes. Okay. Well, sa bagong pangarap, I would suggest yung juice kasi una-una may sugar yan. So additional ano energy yan, ano. Pero kung gusto niyo ng mas mataas na dosage, I would go for the candy. Sa bagong panganak, pwedeng mga 6 tablets a day. Ito do. Ano po bang maganda sa bagong sa bagong panganak, I would suggest pwede din ang juice. Pero kung talagang gusto maggatas ng marami, mas maganda yung candy. Sa bata, yeah, pwede po sa bata yan. Kung kaya po ng bata, depende sa edad, kung medyo bata-bata pa ng konti, mga 3 years old and below, give the juice. Pero yung mga kaya ng umuya at hindi masyadong maano sa panlasa, para hindi masyadong masanay yung bata ng lagi matamis. Maganda rin po yung candy. Ano po, madalas siyang may magkadalas magka-UTI. Well, actually, ang UTI po ay infection, ano? So, isa po sa mga problema sa mga bata is nagpipigil sila ng ihi at kumisan. Pag nagpipigil sila, may tumutulo na ihi na naiiwan doon sa underwear nila. So, nagkakos na infection. So, makakatulong din ang Roselle juice sa kanila. But I would suggest kung talaga may infection, dapat may kasama antibiotic. Kasi ang Roselle juice natin is a supplement, pero mas magiging mas malakas at mas mabilis ang treatment kung sasabayan natin ang Roselle juice. Qualify po natin kung talagang UTI, pa urinalysis natin, at kung mabigyan ng antibiotic, sabayan natin ang Roselle juice. Fatty liver, batos ato, diabetic, ilan po. Usually po, pagka ganyang maraming comorbidities, I would suggest 8 tablets a day. 8 tablets a day. Okay. Sa high blood po, 6 to 8 tablets a day, okay din po yan. Kasi ang ating Roselle is 300 milligrams yung tablet. So ang 6 and 3 tablets yan is around 1,000 grams. So kahit na mag 6 tablets ka, ang mga 2 grams lang yan per day. Pag 10 years old, okay na po sa kanyang 1 to 2 tablet ng candy, 300 to 600 milligrams. Well, actually po, wala na critical. If you want to take it before meals, pwede rin as long as hindi madaling umasim ang sikmura nyo. Pero kung yung sikmura nyo po ay sensitive, madali siyang umasim, I would suggest you can take it after meals. After meals. Binabasa ko naman IB. Oo. Siyempre, ayaw mo mahirapan, Doc. Ayaw kasi sakit ang mahirapan eh. Thank you. Meron pa ba? Ayan. Ito, Doc. Para magkaroon ng gatas ang bagong panganak. Well, actually po, nakakatulong siya mag-lactate. Ano? Pero isa po sa nag-trigger ng paggagatas ng bagong panganak, yung pagpapasuso ng bata. Yung suck reflex po kasi trigger yan para mag-flow yung milk. Ngayon, pag nag-flow ang milk para mas maraming gatas, pwedeng sabayan nyo ng Roselle. Ang mga 2 to 3 tablets a day, okay na. Ito may tanong si partner Anan.
Sa arthritis po. Well, sa arthritis po kasi, although anti-inflammatory siya, wala akong nakita sa kanyang property na analgesic siya, yung nakakaalis siya ng pain. Nakakatulong siya makaalis ng maga. So I would suggest, kung sa mga maintenance lang po, again, mga 6 capsules a day. 6 tablets a day. Hypertension, ganun din po, 6 tablets a day. Pero bata, 10 years old, meron ng early hypertension. May mga bata na at early age nag-develop. Dapat po ma-check kung saan ang galing kasi hindi po natural sa 10-year-old ang may hypertension. So dapat matukoy kung saan galing yung hypertension. Is it primary? Bihila kasi sa kanya edad ng primary hypertension. Maaring may ibang pinanggagalingan. So tingnan muna natin kung saan nanggagaling hypertension dahil you should look for the origin, yung source. Ha? Sa matanda po, mataas ang cholesterol, 6 tablets to 8 tablets. May bukol sa likod. Well, kung ito ay TB sa likod, ano, most likely ito ay yung tinatawag na Pott's disease, yung sa buto. Una-una dapat may treatment ng anti-TB yan. Kasi ang ating Roselle hindi naman specific for TB bacteria. Ang bacteria po kasi ng TB ay kakaiba siya. Hindi siya tinatabla ng ordinary antibiotic. So bibigyan niya ng anti-TB medication para lumakas yung resistensya, pwede nating sabayan ng Roselle. Of course, sabi nga natin kahit na Roselle ang pinag-uusapan natin, nandiyan pa rin yung role ng ating RGGL. So backbone natin is RGGL. Ang kagandahan po, pwede nyo nang pangtulong kay RGGL si Roselle. Ayan. Mababa ang dugo. Well, kung pong talagang anemic, actually ang maganda sa anemic natin, ang nire-recommend natin dyan ay spirulina. Ang spirulina po ang kapareho ng ating malunggay, which is may tinatawag tayong maganda para sa hemoglobin natin. So I would suggest po pag mababa ang dugo, take spirulina at samahan nyo ng Roselle para lumakas yung immune system. Sa Roselle, pwede pong 2 to 3 lang. Irregular period. Well, actually, ang Roselle po is maganda siya for mga bukol kasi meron siya tinatawag na mga antioxidant property, cellular protection. Ano. Pero yung irregular period po, ito ay medyo hormonal. Ako ang suggestion po, pagdating sa irregular period, yung ating moringa. Moringa is good for our hormonal imbalances. Roselle can help para lumakas yung immune system. So I would suggest kung mayroong problema sa irregular periods, hormonal, pwedeng isabay nyo si Moringa at saka si Roselle together with your RGGL. Okay. Questions pa ba? Meron pa ba? Si Roselle. Si Roselle yan daw. Ay, Roselle, kasama ka ba sa sikreto natin? Well, ang hyperacidity po, alam niyo po ang maganda sa acidity na product natin, ha? Yung lion's mane. Maganda po sa acidity ng ating katawan, yung ating lion's mane, lalo sa sikmura. Maganda po ang effect ng lion's mane sa ating sikmura. Although, meron ding magandang effect ang ating spirulina. Roselle can help kung ito ay may namamaga, anti-inflammatory. So, kung pangtulong lang po si Roselle, mga 2 to 3 tablets. Pero kung talagang problema hyperacidity, try to take your lion's mane and spirulina. Tusok vitamin B complex. Well, alam niyo po, pag vitamin B complex, ang pinakamaganda dyan, lion's mane. Para sa nerves natin. Pakatulong din po si Roselle kasi may vitamin B din po siya. Pero para po sa nerves, yung kasi yung tusok-tusok na yan sa nerves yan eh. Sabayan niyo po ng lion's mane si Roselle.
Tatlong Roselle, dalawang lion's mane every day. Yung may ulcer po, maganda po dyan si lion's mane at saka si spirulina. Pwede rin yung isama si Roselle para meron silang kasamang babae. Para masaya. Ayan. Okay. Meron po ba? Additional heartburn po. Ayan. Naku, si, tanong mo, Ivy, may heartburns ka ba? Nagbo-burn ba yung heart mo once in a while? Ay, hindi. Well, heartburn usually kasi acidity and ang cause is yung reflux, ano, acid reflux. Una-una, isang cause ng heartburn mo is stress. So, bawasan ng stress. So, ang maganda makabawas ng stress natin yung pampakalma. Ano yung mga pampakalma natin? Ano yung RGGL natin? Nandiyan yung ating lion's mane. Of course, maganda yan. Si spirulina po, may merong effect na maganda yan sa tinatawag nating mood dysfunction. So, kung ang cause ng iyong hyperacidity ay stress, nakakatulong po si spirulina dyan. If you followed one of my lectures regarding spirulina, isa sa benefit po ng spirulina is mood, mood enhancement. So, pwede rin po yan si spirulina, si lion's mane, mga 2 to 3 tablets of Roselle together with them, okay din po yan for hyperacidity. Weight loss. Well, depende po yan, ano? Pero kasi wala silang established na amount for weight loss. Ako, I would suggest kung weight loss po together with regular exercise, and of course, dapat meron ding prudence sa diet, bawasan ng carbs. Well, sa weight loss po, I would suggest hanggang 4 tablets a day. That's around mga 1,200 milligrams. At talagang tinake down mo po yun. Aba, mga umihing mga seryoso sa weight loss, ha? Oh, wait lang. Ayan. Sino pa? Napakabait ni Doc. Talagang sinagot niya lahat ng questions. Okay lang yan. Almoranas po, Doc. Ano po ang dapat paggamot? Ang problema po sa almoranas, pag nandun na, hindi na siya nawawala kasi siya ay namamaga ng mga ugatan. Well, unang-una, actually sa almoranas po, magandang karanasan ko dyan sa mga pasyente ko. Sa RGGL. Maganda ang RGGL for your hemorrhoids. Kasi maganda siya sa pagbuka ng mga ugat. Pagpakalma ng pamamaga. Well, although, pwede mo isabay si Roselle. Kasi si Roselle po, meron ding anti-inflammatory effect. So I would suggest kung may mga varicose, may mga almoranas, take your RGGL regularly plus around 3 to 4 tablets of Roselle every day. Okay. Meron ba? I think wala na daw. From our technical. Sige lang. Wala na daw, Doc. Ayan. So maraming salamat, Doc, sa iyong pagsagot. Diba? Sa pagbabahagi ng sikreto, pagbubulgat ng sikreto ni Roselle. Sana sa susunod na doctor in ibang produkto natin. Diba? Pabulgar din ko. Ano ba yung bulgar na din natin ang sikreto ng produkto natin. Vulgar na natin lahat. Oh, so, ayan mga partner. Sekreto ng mga products. Sekreto ng ating products, di ba? Ang daming na amaze eh. Ayan, so thank you so much, Dr. Danilo Sadsad. Welcome, you're welcome. Anytime. Sa susunod na buwan, ayan, makakasamang muli natin si Dr. Danilo Sadsad. Another edition of the Dr. Ikin. At abangan ninyo, ano naman ang bagong pasabog ni Dr. Danilo Sadsad. Thank you, Doc. Thank you. Thank you. Thank you. Yes.